na ginawang Simeon? Yung kasama? Kababayan mo ba? Hindi. Si Gani po, magkalapit lang po ang aming bayan. Hindi po ba kayo nakarating sa kanilang bayan? Hindi ako pupunta sa mga lalawigan. Kasi alam kong walang bibili ng aking mga lahat. Kasi ang mga taon doon ay mahirap. Ipagumanhin niyo po, ginawang Simeon. Mauna na po kami. Hihintay kaysa isang taong pagbayad sa mga paring dayuhan? Marahil, babayaran ka naman nila noon ng misa. Isipin mo na lang na natalo ka ng 30 piso sa isang sugal o nahulog ito sa ilog o kinain ng buhaya. Magtimpi na naman. Isipin mo na lang na lumaki ang mga buhaya. Magtimpi, isipin mo na lang na nagdarating ang mga mag-anak ng buhaya. Napaglingkuran at pinaglilingkuran ko ang hari sa pamagitan ng aking salapi at lakas. Ngayon naman, hihingi ako sa kanya ng katarungan at kailangan niya ito ibigay sa akin. Isang kasama natin ang namatay. Ang matandang lalaki na katiwala natin sa gubat. Namatay siya sa katandaan. Ngunit ayaw pumayag ng kura na pamahirap na misa dahil mayaman naman daw ang kanyang Panginoon. Wala na ba kayong magandang may babalita sa akin? Nawawalan ako ng gana. May balita ba kayo tungkol sa sapang? Inay, matagal ko na pong hindi nadadalaw ang iyong puntod. Naalala ko pa kung anong klaseng trahedya ang nangyari sa atin noon. Buti na lang ay nakilala ko si Kapitan Tiago sa Maynila. Magandang araw po, Kapitan Tiago. Oh, Basilio. Siya nga pala, upang matulungan kita, papadirahin kita sa amin at pag-aaralin sa San Juan de Letran. Maraming salamat po. Mag-aaral po ako ng mabuti upang pambayad sa inyong kabutihan. Kapitan Charles ako. Papakasalan ko si Jolly. Inay, sana nandito ka.
at nakikita mo ang katuparan ng aking mga pangarap. Sino ang Simeon? Ngunit, anong ginagawa niya dito sa lidingan ng aking ina? May tutulong po ba ako sa inyo, Ginoong Simeon? Anong ginagawa mo sa gubat na to? Kung inyo po magugunit, sa mismong pook din tayo nagkatagpo. 13 taon na ang nakaraan, kayo po ang naghandog sa akin ng pakiramay. At kung hindi ako nagkamali, kayo po si Krisostomo Ibarra, si Ginoong Ibarra, na sa pagkakaalam ng lahat ay patay na. Isang nakamamatay na lihimang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito, maaari kang mamatay sa aking mga kamay? Iba ang pagkakilala ko sa inyo, Ginoong Simeon. Ang pagkakataklas mong ito sa aking lihim ay isang banta sa akin. Ang maaaring pagkabunyag nito ang sisira sa plano ko. Sa plano kong paghihiganti. Sa plano kong matagal ko ng pinaghandaan. Pasok ka. Pwede ka na mauto. Julie, pwede ka na magsimula bukas. Pero Pasko po bukas. Kung ganun, ibalik mo na lang yung perang ibinigay ko sa'yo. Hindi po, hindi po. Sige po, pupunta na po ako dito bukas. Lolo, aalis na po ako. Mag-iingat ka ha. Maligayang Pasko po. Nasaan po yung ama ko? Babayaran ko na po kayo. Pakawalan niyo po ang ama ko. Julie, tuturuan kitang magbasa at magdasal. Aralin mo ang mga librong ito. Humiling ka na matubos mo ang iyong ama. Opo, maraming salamat po. Lagi kang magbabasa ng dasal upang biyayaan ka ng Diyos. Tao. Teka lang po, bubuksan ko po muna, Hermana. Sige. Basilio, bakit ka nandito? Kumusta ka na dito? Ayos lang naman ako. Hayaan mo, nag-iipon ako para mabayaran ang utang mo kay Hermana Benjam. Salamat, Basilio. Magkano po yung kwintas? Napakaganda naman ito. Para sa'yo, ibibigay ko ito ng mura. Salamat. Ingon siya nga walay kabubot-on sa Diyos. Busa kamate ka mo, maalam mo. Ha ha ha! Talaga!
talagang napakabait sa akin ng tanhana. Aba! Akala niyo ata na mamulot ako ng pira na galit na ang mga indyo sa magbabayad ng buwis. Simon, halika at sumali ka sa amin. Mga Ginoo, gawin nating mas mainam ang larong ito. Kapalit ng aking mga hiyas ay ang pangako nyo sa pagkikipagkawang gawa, pananalangin at kabaitan. Ikaw, Padre Sibilia, ay 5 araw na titigil sa pagkakawang gawa. At ikaw naman, Padre Irene, ay liliutin ang kalinisan ng ugali, pagkamaunawain at iba pa. At ikaw naman, Kapitan General, ay mag-uutos ng pagbaril ng 1 bihag habang hinahatid-hatiran. Ngunit, Ginoong Simeon, anong mapapala niyo sa mga panalos sa kabaitan ng bunganga at mga buhay ng tao, ang pagpatapon at ang pagpatay? Marami. Ako'y sawa na sa karirinig ng kabutihan at hangad ko'y linisin ang nakakalat sa daigdig. May lagay sa 1 sako at itapon sa dagat. Lipulin ang masama at linisin ang bayan. Ah, ikaw pala'y may galit at puot sa mga tulisan. Di po ba? Wala sa tulisan sa bundok ang sama, kundi nasa tulisan sa loob ng bayan at lungsod. Hindi ba't may nagpanukala na gawing paaralan ang mga sabungan? Dahil daw nagbabayad sila ng 450,000 piso ang mga napapasabog na walang kahirap-hirap. Isasara ang mga paaralan para pasugalan? Magbibitiw muna ako! May binabalak ako ukol dyan! Yun ay isang tahimik na pag-aalsa. Isang kahinahinalang kahilingan. Sinasabi ko na nga mayroon akong bagay na dapat sabihin, General. Kaya narito ako upang katigan ang pakiusap ng batang iyon. Palayain ang matanda. Hindi nila masasabing ako hindi marunong maawa. Ang layo ng sagot mo! Ang salaming kamago, kasama ng salaming kahoy.
pag-ibig mo sa ipinaliba. Tumayo ka lang, sagutin ang mga katanungan ko. Mas mainam ang tawag sa'yo na Plasidong Gulong. 15 araw na liban, magbabakasyon ka na. Ngunit, 4 araw pa po akong liban. Ililiban ka ng 1 araw, ang katumbas mo ay 5. Ilan ba ang 5 x 5? 25 po. Kita na huli. Ilan ba ang 3 x 5? 15. Kita ay lalabag ka na. Mamarkahan ba kita ng isa dahil hindi mo alam ang leksyon natin ngayon? Alisin mo na lahat ang marka ko sa araw na to. Hindi ko po maisip kung bakit ang wala rito ay mga pag-uulat ng leksyon. Liban sa klase pero alam ang leksyon? Sige, ilagay mo na lahat na buhit na gusto mo. Di na ako makalimutan. Alam niyo ba, kanilang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene at nabanggit niya sa akin na sa Los Baños daw pinag-uusapan ng lahat at ang lahat daw ay tutol. Ngunit, hinahayaan daw na ang kataas-taasang lupon ng paralang primarya ang magdidesisyon. Ngunit, hindi kumikilos ang lupong iyan! Yan din ang aking sinabi kay Padre Irene. At ang sabi niya ay, si Don Custodio raw ang isa sa mga sangguni ng lupo na magdidesisyon. Papaano kung ang laban sa atin ang desisyon? Dalawa ang paraan na sinabi ni Padre Irene sa akin. Ang insigna si Quiroga! Ang mananayaw na si Pepay! Tignan pa natin ang isang paraan. Maaari namin si Ginoong Pasta ang ating lapitan. Ang abogadong hinihinga ni Don Custodio ng payo? Oo, siya nga. Isa siyang dating kamag-aral na aking amain. Ang problema lang ay kung paano natin siya lalapitan upang kausapin si Don Custodio na paboran tayo. Hindi ba't si Ginoong Pasta ay may isang kalaguyong mananahi? Wala na bang ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag kang mamarte. Isipin mo na lang ang ginawa ang magagawa nun. Kilala ko ang babae. Si Matia. Hindi naman siguro masama kung atin muna susubukan ang mga paraang hindi natin makamit. Kakausapin ko si Ginoong Pasta. At kung hindi ako magtatagumpay, tsaka natin gagawin ng ibang paraan. Marahil ay tama si Sigani. Hintayin natin ang resulta ng pakikipag-usap kay Ginoong Pasta. Sagani, kumusta na yung amain? Mayos naman po ang kanyang kalagayan. Ah, ganoon ba? Naparito ako pang makiusap sa inyo na mamagitan sa aming panig. Kung sakaling sumangguni sa inyo si Don Custodio, kayo po ay lubos na may pinagkakatiwalaan. Sa ganyang usapan, oo, nanguna ako sa pag-ibig ng lupang sinilangan at tagahangad ng pag-unat, ngunit di ganoon kadali sumaon. Masila ng aking kalagayan, marami akong alirarian, kailangan ko ang iba yung pag-iingat. Hangad na ilagay kayo sa kagipitan kahit nakakaunti lamang ang aming nalalaman sa mga batas at pagpapasya sa ating bayan. Papalagay ko di masama makikiisa sa mga dikain na pamahalaan at sikaping siya ay maalinsunod mabuti. Isa lamang po ang aming layunin, nagkakaiba lamang sa pamamaraan. Kahangahangang kasagutan, ngunit di niyo pa rin ako mapapayag. Binata, isantabi mo lang ang hakbang na iyan sapagkat yan ang sadyang mapanganib. Ang may papayo ko lang sa'yo ay pabayaan mo lang ang gumawa ng pamahalaan. May ganda ng gabay ang dito. Kailan kaya gumawa yung kura rito sa Gabo? Amay! Ang ganda ng babae ngayon. Ang ganda ng babae ngayon.
ng Yorba ang lapit sa Pilipinas. Ito ay ang bayan ng Abangka. Doon. Doon sa may tindahan ng mga skultor. Alam niyo ba, ang mga Indio din ay may kakayahan sa paglililo? Ang nga ba sa inyo? Putres. Natakot ata pagbayarin sa palagpas ng Mr. Leeds. Baka naman nangangambang mapatunayan na may daya ang palabas. Makikita niyo hawing salamin at ilusyon ng lahat. Nasaan na ang siyang 1,000 pisong utang mo sa akin? Wala ako pera. Lugi ako. Babawasan ko ito kung papayag ka na itago ang mga armas pang mag-alala. Ililipat ko ito pag mayroong nagsiyasat sa nga ito. Sige, ako payag. Kakaasar naman, no? Hindi na ako babalik doon. Sinusumpa ko ang pag-aaral. Masyenda ko marami hinahin na baka. Malapa kalawak at labak ang ganda. Diba? Amay! Sus, ikong ihulog ko kayo ng mga taong ito sa ilog. Tumira ng araw. Bakit nandito ka na? Di ba may klase ka pa? Hindi na ako papasok. Pinahiya ako sa buong klase. Anak, nangako ako sa iyo, mama. Napapatapusin kita na abog ka siya. Ano na lang sasabihin niya kapag kami nagkita? Lalabas mo na ako sa date. Tatalo na lang ako sa dagat. Manunulisan bago bumalik sa pamantasan. Magandang hapon, Ginoong Simon. Maari mo ba akong tulungan makapunta sa Hong Kong? Halika, samahan mo muna ako sa Cali Iris. Pulbura. Nasa mga sako. Ang mga bomba. Nakahanda na ang lahat. Mabuti. Lumakad kayo ngayon din gabi at makipag-usap kay Teniente at sabihin ang tungkol sa kabesa at sasagot siya ng talis. Bakit po? Mayroon pa bang bagong mangyayari? Oo. Mangyayari sa linggong papasok. Subalit, hindi pa handa ang distrito. Akala ko hihintayin hanggang Kwaresma. Hindi na natin sila kakailanganin. Kapag ipagpaliban pa ay marahil patay na si Maria Clara. Maupo ka muna. Salamat si Mian, uuwi na ako. Ah, sige, sige. Salamat sa pagpunta. Ano na nga ba yung nangyari sa papapasya sa Akademya ng Wikang Kastila? Ang alam ko, si Don Custodio de Salazar y Chances e Dimon Teridordo ang magpapasya tungkol dito. Mga Indio nga naman, walang ginawang maayos at kangahanga
Mga walang utak ang mga indyo na niyan. Kung ipatuloy nila yon, siguradong masasawi lamang sila. Kailangan natin pagbihisan ang mga indyo at sa halip, magbahag na lang sila para makatipid. Tama nga ho. Ano ba yan? Maubos na ang aking oras sa pagpapasya. Anong gagawin ko? Ah! Napakagaling ko talaga. Ang aking pasya ay natapos na! Sumama kay Juanito ay upang makita kita, ngunit di mo ko pinapansin. Ang tiyak ko lamang ang may gusto kay Juanito. Naiintindihan kita, Paulita. Kumusta na ang iyong lalawigan? Ang aking lalawigan na napapaligiran ng bundok at nasa baybayin dagat. Sa tuwing namamasdan ko ito ay nakakaramdam ako ng kalayaan. Ilang libong lungsod man ay di ko kayang ipagpapalit sa aking bayan. Isang pangarap sa akin na makita itong malago at maumulad. Huwag kang mag-alala, mahal kong Paulita. Darating din ang panahon na magkakaroon ng daang bakal patungo sa aming lalawigan at mapadali na patungo mo doon. Kailan pa, Tagani? Pagkamatanda na ako. Darating din ang katarungan sa atin para sa ating magandang kinabukasan. Mga pangarap, sabi ni Tia Torina, kailanman ay hindi mahangos sa pagkabusabos ng bayang ito. Paano? Paano kung walang mangyari sa iyong pinaglalaban? Himid ka, Paulita. Alam mo kung gano'ng kita kamahal. Kung walang mangyayari at mamamatay ako sa aking paniniwala, mamamatay akong maligaya sapagkat maghihingi sa iyong mga mata ang pagmamalaki. Naniniwala ako sa iyo, Isagani. Mula sa bintana ay nakita ko kayo at narinig ang sinasabi ninyo sa inyong mga kamag-aral. Kayo ay mga kabataang may sumasay sariling pag-iisip. Ang upay sa ganito. Salamat. Maraming taon na ako na naging katedrata ko. Lahat ng mga estudyante ko ay pinagsisikapan kong turuan. Sa harap ay hinahalikan nila ang aming kamay bilang pagbibigay galang. Subalit, sila ay nasusulan kung kami ay nakatalikod. Sa bayang ito, ang magsalita at mapahayag ng sariling damdamin ay pinaparatang ang pilibustero. Kabaliwan ang mapakita ng tunay na loob dahil loosogin pagkatapos. Loosogin? Anong klaseng pag-uusig ang sinasabi mo? Hindi ba't malaya kayong nakapagpahayag ng loob sa aking klase? Hindi na natin kailangan pag-usapan ang ating mga sarili. Kaya't ipinakikiusap po sa mga katedratiko na ibahin na lang ating paksa. Kung gano'n ay mag-usap sa paraang hindi kayo estudyante at hindi ako isang guro, anong kailangan niyo sa aming mga praile? Ang gampanan ng iyong mga tungkulin. Sinasabi mo bang hindi kami tumutupad sa aming mga tungkulin? Ano bang tungkulin ang inaatangin niyo sa amin? Anong nangyari? May nalaganap na pagsasabuatan. Sino may gawa? Mga estudyante rin.
mana bali. May sasabihin sana ako sa iyo, Julie. Ano 'yun? Si Basilio ay nakakulong. Ano ko? Julie, si Basilio ay nakakulong at wala nang padrino makakatulong sa kanya dahil namatay si Kapitan Tiago. Julie, gumising ka. Julie. Julie. Julie, wala na makakatulong kay Basilio dahil namatay na si Kapitan Tiago. Lahat ngayon ay nangangailangan ng padrino mula sa pagkuha ng pasaporte hanggang kamatayan. Kaya wala na magtatangkilik sa binata dahil namatay na si Kapitan Tiago. Anong nangyayari? May nagaganap pumimagsikan. Ano? Marami ang namatay. Walang pinipili ang pinapasla, bata man o matanda. Bali-balita pa, sumansyon ang Kapitan General ay may pinasabog. Bakit nangyayari ang lahat na ito? Mabuti pa mag-isal tayo para sa kapayapaan ng lahat. Sinala naman. Sa langit na nabahin ang alam mo, magpasaamin ang kahit ano. Hindi na loob mo, isasagot sa asalan at salamat. Ibigyan mo po kami ng aming kain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Kaya na patawarin namin sa mga kasalanan at huwag mo sa kasalanan. Tulad sa tukso at iadaan mo po kami sa ilaw mo po kami. Akala siguro na pinigil doon sa Bosyo at siya ang tinutukoy sa telegrama. Ayoko mamatay na may itinatagong linyo. Kaya sasabihin ko na sa iyo ang lahat. Ang tinutukoy sa telegrama ay ako. Ako si Crisostomo Ibarra. Ako ay nagbalik para ipagaganti ang aking pangalan. At higit sa lahat, si Maria Clara. Ginoo, ang Diyos ay marunong magpatawad. Sa iyong pagkakamali ay nakita niya iyong paghihirap. Salamat. Kaawaan nawa ang taong naging dahilan ng iyong pagiging masama. Thank you.
what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do, thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will pull me through, thanks to you. Video ni? Oh, video na. Smile! Hi! Ay, 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 ay,